Magandang araw mga bata sa ikalawang baita. Narito tayo sa ikatlong marka ng Arts 2 Week 7 and 8. At ang ating pag-aaralan ay pakikilahok sa mga gawain ukol sa pambansang buwa ng sining. Ano ang National Arts Month? Para saan ang pagdiriwang na ito? Tuwing kailan ito ay dinaraos? Sa araling ito, ikaw ay makikilahok sa palatuntunan, aktibidad o programang pampaaralan o pandistrito ukol sa pambansang buwa ng sining. Tingnan natin ang larawan. Ano-ano ang iyong nakikita? May kinalaban ba ito sa sining? Bakit o bakit hindi? Ang iyong nakikita ay tinatawag na Higantes Festival ng Angono Rizal. At tama ka, meron itong kinalaman sa sining. Halina't alamin natin. Ang pambansang buwa ng sining o National Arts Month ay itinaraos tuwing buwan ng Pebrero. Ito ay ipinagdiriwang upang ipakita ang iba't ibang uri ng likhang sining ng ating bansa at ipamalas ang husay ng mga Pilipino sa kani-kanilang paglikha nito. Sa pamamagitan ng Arts Month, na ipahahayag ng iba't ibang Pilipino ang kanilang isip at puso ukol sa iba't ibang paksa. Natutunghayan din ng mga mamamayan ang mayamang sining at kultura ng Pilipinas at pati na rin ang kahangahangang talento ng mga Pilipino sa paglikha ng sining. Halina't magbalik-aral sa iyong mga natutunan sa mga nakaraang aralin. Itugma ang mga sumusunod na proseso sa mga kagamitang kailangan nito. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong papel. Ito ay makikita sa gawain sa pagkatuto bilang isa, page 34. Una, pagguhit at pagkulay. Ano ba ang mga kagamitang kailangan dito? A. Lapis at krayola. B. Gunting at cutter. C. Pambura o kamote. O D. Tubig at pagkain. Pangalawa, pagtatak o pagmamarka. A. Buhok o balahibo. B. Pambura o kamote. C. Tubig at pagkain. Maaari mong ipos ang video na ito habang ginagawa ang gawain o tingnan sa inyong arts module. Pangatlo, pag-ukit o paggawa ng hulma. Ano ba ang kailangan natin dito? A. Mapupurol na bagay. B. Malalapad na bagay. O letter C. Matatalim na bagay. At pang-apat, paggupit at paglapat. Ano ang mga kagamitang kailangan natin? A. Lapis, ruler, karton at gunting. O letter B. Krayola, pandikit, papel at tela. O kaya letter C. Prutas, kutsilyo, kahoy at lata. Tandaan na ang mga kagamitan at prosesong ito ay ginagamit upang makalikha ng mga halimbawa ng likhang sining na maaaring iladlad o irampa sa isang pagdiriwang ng buwan ng sining. Alam mo ba na ang bawat rehiyon sa Pilipinas ay may kanya-kanyang produkto ng sining? Narito ang iba't ibang halimbawa ng sining pangkultural ng Calabarzon. Ito ang mga produktong mula sa lalawigan ng Cavite na yari sa Kawayan. Narito naman ang mga produktong mula sa lalawigan ng Laguna na yari sa Kahoy. Ang mga produktong mula sa lalawigan ng Batangas, Balisong. At ang mga obra mula sa lalawigan ng Rizal. At syempre, mga produktong gawa sa Anahaw at New York mula sa lalawigan ng Quezon. Alin sa mga ito ang produkto ng iyong lalawigan? Ano ang naitutulong nito sa mga tao? Mapapansin mo na ang mga materyales na bumubuo ng mga produktong ito ay nagmumula sa kalikasan. Ngayon itukuyin natin ang likas na yaman sa Hanay A kung saan nagmula ang material na ginamit sa pagbuo ng mga sumusunod na produkto sa Hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong papel.
Ito ay makikita sa gawain sa pagkatuto bilang 2, page 36. Hanay A, number 1, puno ng nyog. Number 2, tubig at dagta. Number 3, bakal o metal. Number 4, punong kahoy. At number 5, kawayan. Anong mga produkto ang mabubuo ng mga kagamitang iyan? Hanapin mo sa Hanay B. Siyempre, sa ibang bahagi ng Pilipinas ay mayroon din kani-kanilang kilalang produkto. Ang mga katutubo sa Luzon ay gumagawa ng mga paso, banga, basket at bahay na bato. Sa Visayas naman ay mayroong mga produktong gawa sa paghahabi tulad ng banig, tsinelas at mga kasuotang yari sa halaman. Samantalang kilala ang Mindanao sa mga katutubong kwintas, porselas, sandata at instrumentong pangmusika. Ngayon naman para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 3 na makikita sa page 38, isulat ang letrang L kung ang produkto sa larawan ay kilala sa Luzon. Isulat naman ang letrang V kung ito ay kilala sa Visayas. At isulat naman ang letrang M kung ito ay kilala sa Mindanao. Gawin ito sa inyong papel. Narito ang mga produkto. Una, mga paso at banga. Pangalawa, banig. Pangatlo, katutubong alahas. Pang-apat, katutubong sandata. At panglima, rattan basket. Ngayon ay nalaman mo na ang mga produktong pansining ng ating lalawigan. Pumili ka ng isang produktong pansining mula sa ating lalawigan. Iguhit ito sa isang malinis na papel. Husayan ang iyong pagguhit. Gawin gabay sa paggawa ang pamantayan sa susunod na slide. Ito ay para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 4, page 38. Narito ang gabay sa paggawa. Pamantayan ng kasanayan, ang gawa ay una, nakapagpapakita ng pakikilahok sa palatuntunan, aktibidad o programang pampaaralan o pandistrito ukol sa pambansang buwan ng sining. Pangalawa, nakapagbibigay ng maganda at malinaw na mensahe. At pangatlo, nagpapakita ng pagkamalikhain. Ayan bang mga pamantayan na yan ay mahusay mong naisagawa, maayos o kailangan ng paghunlad? Maaari kang magpatulong sa iyong mga magulang o kung sinong nakatatandang kasama mo sa bahay. At ito naman para sa gawain sa pagkatuto bilang 5 na makikita sa page 39. Sa tulong ng iyong mga magulang o tagapangalaga, gumawa ng isang maikiling pagsasalaysay o pagbabahagi kung paano ka makikilahok sa palatuntunan, aktibidad o programang pampaaralan o pandistrito ukol sa pambansang buwan ng sining sa abot ng iyong makakayang paraan. Gawin gabay sa paggawa ang pamantayan sa susunod na slide. Gawin ito sa inyong papel. Mahusay, natapos mo na ang mga gawain. Ngayon naman para sa ating huling gawain, punan ang patlang ng wasong salita upang mabuo ang diwa ng talata tungkol sa ating aralin. Narito ang mga pagpipilian sa ibaba. Sining, pagdaraos, likhang sining, kamalayan. Maari mong ipos ang video na ito habang binabasa ang talata o kaya tignan sa page 39 ng inyong arts module. Tapos na ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na aralin, mga bata!